today's vlog ay magsusuot nga po siya ng wig ngayon dahil gusto niyang panindigan. Dahil nga daw tinatago ko lang kaya susuotin niya nga daw guys. Sige, pagbigyan natin. Ito talagang si Princess Kulot. Sobra sa kakulitan at cuteness. So tinatawag ko na nga siya para pumunta na kami. Pero tignan niyo naman ang arte-arte pa rin niya guys. So love-feel niya talaga yung wig niya. Sabi ko tara na, sabi ko kaya yan. Tinigilan niya na yung pagsusuklay sa buhok niya. O ano, gusto mo picture? Sige, sure. Dito ka, dito ka. Yan, ganyan. Galingan mo ah, ang picture ah. Tapos dito tayo sa kabila. So, aligaro din mga sis. Ito nga yung bata na nag-model doon sa Paul Lashes ko nung nakaraan. So, feel na feel niya nga yung wig niya guys at gusto niya raw yan irampa. So, pinagbigyan ko naman. So, yan. Talagang tira-tira niya tinagrampa mga besi. Hindi talaga papatalo. O, diba? O, ha? Saan ka dyan? O, diba? Tinalo pa ang tita. Nako, sa kaartihan, number one ang pamangkin. Diyos niyo. O, baka naman merong future ano dyan, sponsor ng kanyang ano, kanyang kaek-ekan. I'm Charisse. So, pupunta na nga kami ngayon dun sa mall. Sinabi ko kasi bibilan ko siya ng damit. Dahil wala na siyang damit, guys. Nakitulog na sa akin, sinamahan ng tita. Kaya naman, for the, bili kami ng damit today. And of course, kakain na rin kami sa McDonald's at bibigyan natin siya ng kiddie meal. Ayan. Parang naman may reward si Kulot. At napaka, ano talaga, napaka charming na bata. Ayan. At bukod nga sa kakulitan, talaga namang nag-e-enjoy siya sa wig na to, guys. Tignan nyo naman, para siyang living Barbie, di ba? O, so, punta na nga kami, kumain na nga kami dito sa McDo. Ayan. And, pumasok na nga siya. Nagtitingin na ng mga tao, guys, sa kanyang buhok. Akala nila true, yung pala fake at wig lang. Kaya yung kaya rila pa ng ating baby girl yung kanyang buhok. Talagang pinanindigan niya, guys. Plus pa yung kulot-kulot na bangs niya, o, di ba? So, kumain na nga kami dito, guys. Ayan. May kalat-kalat pa, ayan. Sobrang excited niya kumain, guys. Pero hindi siya mapakali, guys. Ano yan? Papunasan niya pa yan, o, di ba? Ang karte-arte talaga ng pamangkin ko. Sana all. So, yun na nga guys, at kumakain pa lang kami dito sa McDonald's at later, pumunta kami ng Metro Sun para bumili ng kanyang damit. At dahil nga nabusog siya guys, totoo nga yung sinasabi nilang pag nabusog, masarap ang matulog. Agad naiiglip-iglip na nga dito si Miss Kulot. Ayan, so pagmasdan niya nga yung mata niya, ang cute niya guys. Sobrang ganda ng mata niya pagmasdan kasi hindi ito natutulog sa tanghali, ewan ko ba. Buti nga yung tricycle, nahihele siya. So ito nga palang pampatulog ni Kulot. Ayan. Yan, ang sarap ng iglip niya dyan, guys. Sobrang halos gusto niya nang bumigay. Kahit na gusto niyang labanan ng kanyang antok. Pero talagang bigay na, guys. O, ayan. O, ayan, diba? Nilalabanan niya yung antok niya, guys. Pero mamaya yan, guys. Bibigay na yan, guys. Tignan niyo naman. Siya na siguro yung pinaka-cute na inaantok, guys. So, yun na nga. Papunta na kami at pauwi na nga kami sa bahay. Dahil tapos na kami kumain sa labas at nakabili na rin kami ng damit niya. So, mamaya nga, pagbaba niya guys, ay pagmasdan nyo. Imbis na matutulog pa siya guys, hindi. Dahil kumuha pa ng labada. Ayan, kasi sabi niya baka daw umulan na. Kaya tinulungan niya ang tita na kumuha ng mga sampay. Ayan, very good ka dyan, baby girl. Ayan, so dahil nga napakasipag ng batang to guys, meron nga siyang reward. Bumili ng reward ang kanyang tita. At nga yung kanyang susutin sa Sunday at magsisimba nga kami sa Sunday guys, susutin niya yung damit na binili namin sa Metro San. Yan. So sana lahat ng bata po ay meron pang mga ganito at madaling mauto at madali pang mautusan, Charisse. Meron pa naman pong natitira, ayan, depende lang po sa guidance ng inyong mga tita, tito at mga lola, lolo, ganyan. So i-guide natin sila habang lumalaki para lumaki sila masipag. So yun na nga guys, ay patapos na po ang video na ito. Kayo, dun kayo. Okay dito. So, andun nga yung mga ibang pamangkin ko at naririnig nila ako mag-voice over guys. Ganito talaga mga awkward moment pag nag-voice over guys. So ito nga po yung reward niya. Ayan. At susundin niya nga po ito sa Sunday. Ayan. Sobrang ganda at napakaputi niya kasing tingnan. Kaya bumili ako ng pink na dress. Ayan po siya. Tcha! So, susutin niya nga po yan sa Sunday para mag-worship. Ayan.
At hanggang dito na lang guys, hanggang sa uulitin na adventure ni Princess Kulot, ang ating makulit na batang si Princess. See you again! See you next!